What's up mga kahugot? In this video, I'm going to give my opinion about dating a single parent. So if you want to know my opinion about this topic, just keep on watching. So this video was suggested by EJ Yehey. So sinend niya to sa akin through Instagram. So shout out sa iyo EJ, I hope you're doing well. So, sa mga nagsisend and nagko-comment ng mga topics, mga beshi wap, steady lang kayo dyan. Gagawan natin lahat yan, pero hindi sabay-sabay kasi medyo alam nyo na pumapasok ang lola nyo. So nagagawa ko lang tong mga videos ko during my off, pero promise gagawan natin yan. So yun, disclaimer lang ulit mga beshi wap. I'm not a professional advisor, relationship advisor. Advisor talaga eh, no? So, kung ano man yung mga binibigay kong advice or channeling sa channel na to is based on my opinion yun. Pwedeng iba yung pananaw nyo, pwedeng iba din yung pananaw ko. So, yun nga, dating a single parent. So, there's nothing wrong about it naman. Kaso kasi, may mga pros and consequences kasi yun. Actually, medyo madami-dami yung consequences. So, sa pros kasi, beshi wap, feeling ko mas responsible na silang tao, mas mature na sila compare sa mga hindi pa nagkakaroon ng mga anak. So, di ba, yung sense of responsibility na nila talaga, nandun na. Kasi, syempre, na-try na nilang mag-alaga ng mga anak nila, na sila-sila lang, walang kaagapay na iba kung meron man yung parents nila. So, for sure, medyo mature na sila compare sa ibang tao. Kasi, syempre, sino ba naman ang hindi magmamature kung yung responsibilidad mo eh, ganito nakataas, diba? So, yun yung mga pros na nakikita ko. Pero, hindi naman sa lahat, diba? May mga tao din talaga na late bloomer na kahit na may mga anak na eh, medyo bata pa rin mag-isip, di ba? So, dun tayo sa consequence, beshiwap. Medyo mabilis-bilis talaga tong video na to, beshiwap, no? Kasi, never ko pa kasing na-try na... Actually, may nakilala akong ganun na may anak na siya. Pero kasi, ewan ko ba? Prone talaga ata ako sa mga ano eh, sa mga multo. Yung tipong nanggugos. Wow. Anyways, back to the topic. Napachika na lang bigla ako, no? So, yun. Dun tayo sa consequence, beshi wap. So, marami talagang consequence yan, beshi. Isa na dyan yung... For me lang, ha. Feeling ko yung mga trust issues, ganun. Siyempre, na-try na nilang maiwan. Parang yung trust nila, medyo i-build mo talaga yan para magtiwala sila ng buong buo sa'yo. And number two, feeling ko lang ah, yung gaya ng sabi ko, may sense of responsibility sila. So, feeling ko, yung, in terms of decision making, baka mas umaangat sila kaysa sa inyo or sa atin. Baka mas maangat sila. Syempre, na-try na nilang to stand on their own, na alagaan yung anak nila on their own. Oh, so, syempre, yung parang sense of leadership eh nasa kanila. So, kung handa kang pakinggan or supportahan yung mga decisions na ginagawa nila, go for it. Go date a single parent. Another one is yung anak nila. So, kapag syempre may anak sila, beshi wap, kailangan mo silang pakisamahan. Kailangan mong kunin yung loob nila. Buti sana kung baby pa lang yung anak niya. Pero kung medyo may edad na, mga 7 na pataas, or di ba yung may isip na talaga sila, na nakasalamuhan nila or nakasama na nila yung biological parent nila, syempre kailangan mong kunin yung loob nila. Hindi mo lang naman, di ba nga may kasabihan na kapag pinakasalan mo yung nanay or tatay nila, it's a package, tama ba? Parang kasama na yung mga anak nila dun. Hindi pwedeng yung nanay or yung tatay lang yung pakikisamahan mo, pati na rin yung mga bata. So, kapag nililigawan mo siya, ligawan mo din yung mga anak niya. Kasi syempre, kailangan mong makuha yung loob ng mga anak niya. Kasi once na hindi ka nila gusto, may mga tao kasi na sinusunod pa rin yung mga anak nila, di ba? Next one is kailangan mo ding pakisamahan yung mga magulang niya.
So, syempre, alam nyo ba, Beshi Wap, na ang magulang natin, kung ano yung alam nilang tama para sa mga anak nila, yun yung gagawin or ipapayo nila dun sa mga anak nila. So, kung tingin nila eh, parang, syempre, aloof ka, ganun, or hindi ka ganun na lumalapit sa kanila, nakikipag-usap sa kanila, syempre, anong mararamdaman ng parents, di ba? Hindi kanila mas makikilala. And kapag, di ba, pagka, ang impression nila sa'yo is, ay, bad guy to or bad girl to. So, wag yan, anak, ganito, ganyan. So, hindi mo na may papakita yung totoong ikaw. Kahit naman maganda yung intention mo dun sa tao, yun nga, paano kung hindi ka nakilala ng parents nila ng buong ikaw, di ba? So, yun yung mga consequences na alam ko. Pasensya ka na, EJ, kasi wala akong yung tipong ano talaga experience about sa dating. May nakilala lang talaga kasi ako, pero never ko siyang na-date ng pangmatagalan kasi through online lang din siya. So, yun. Gaya ng sabi ko, this was just my opinion. So, kung may mga bagay kayong disagree, so okay lang yun. Leave a comment below. Pero like pa rin this video. So, I think that's it for this video mga besh. If you want to have more videos like this, just leave it down the comment box. Of course, don't forget to click like, share, and subscribe. Bye!